1 and IBC Channel 6 Palo later. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBusiness 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niya na, opinyon og solusyon right here at iBusiness 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Wednesday morning po sa inyong lahat, especially yung mga nagsusubaybay sa atin sa IBC 6 and of course, nakikinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio. Ngayon, pati na din po yung mga viewers natin from Facebook Live. Good morning, sir. Good morning, Ms. Jam. People in black. Anchors in black. O di ba? Kasi hindi naman black MIB. Black is beautiful daw ko na. Hindi naman kasi MIB. Di ba? Parang ang lumalabas, Black Wednesday. Mm-hmm. Di ba pag Wednesday, may Ash Wednesday, itim yun eh. Hindi naman puti yun nilalagay doon. Anyway, I hope each and everyone is doing pretty okay today. And then ready na kayo for Holy Thursday tomorrow and Good Friday day after tomorrow. Siyempre yung Black Saturday and pinaghahandaan din Easter Sunday. Pasko yun eh. Kaya, Pasko. Mm-mm. Kaya yun, Miss Jam. Apat na araw yun ang parang busy yung tao. Maliban siguro sa Saturday kasi sabi daw nila bawal daw yung maraming bawal daw. 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 Oo. Pero ang ano ko lang dyan, Miss Jam, ano, nasa paniniwala mo yon, no? O, depende. No, it will always depend. But ito lang ang kailangan natin to pero strengthen. Pero wala naman ding mawawala kung kuan, sumunod ka. Oo, kasi maraming ang mga pamahiin, ang dami lang mga bawal. Dabi daw na pag ikaw dahil masugatan, hindi mauupay, ay... Diba? May ganon. May ganon. Tapos, bawal daw umakyat ng punong kahoy. E di, bawal ngayong panahon na yun, ma-broken hearted. Kaya eh, pag masugatan yung puso mo, di rin mauupay. may nagsabi nga doon na bawal manligaw sa Semana Santa. Hintay, ay nako, paano yun? Nasa paniniwala. Sabi ko nga, nasa depende paniniwala. Depende nga, di ba? Oo. Ang sa atin dito is that we have to strengthen our belief. No? Strengthen yung ating pagtuo sa Diyos. No? Paniniwala. Ang paniniwala natin. Yun lang naman ang kailangan natin na ma-strengthen yun. Eh, kung sabi nga nila, bawal daw maligo. Grabe naman yung bawal maligo, di ba? Sabi nila. Kung yung iba, actually, ay naniniwala doon. Totoo yun kasi nakakarinig din ako na bawal daw ako ng maligo kasi patay daw yung tubig. Oo, patay daw yung tubig. Eh, ngayon... Namamatay pala talaga yung tubig. Eh, halimbawa, kung ang ikabubuhay mo ay talagang dapat ka maligo, pag ikay hindi maligo, madi mamatay. O, di ba? O, di ba? At saka, ano eh. May katotohanan man yun o wala, sir, di ba? Mm-hmm. Ang importante nun, kumbaga, diri, hindi mo maiwawaksi yung faith na pananampalataya na meron ka. Tapos, diba? Bawal daw uminom ng alak. Sabi ko... Siyempre kasi, yung ano ngayon is parang ano eh, tawag ito, nagpe-penitensya. Oo. Magat-sugad dito. No? May penitensya nga. Naniniwala tayo dyan. Eh, yung iba naman, kahit isang katutak na sabi, ay hindi pa rin maniwala. So, nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Mm-hmm. Ang importante, ang inyong pananalig sa Diyos ay strengthened. Oo. Diba? Sure, ito yung iba ngayon, nagta-travel na din, sir, di ba? Traffic na just din yung... Just strengthen your faith. Marami na yung tao and din sa... And that's it. Yes, oo. Mm-hmm. Kasi noong panahon ay bawal, maraming bawal talaga.
bawal ang maglinakad. Ikaw kay baga nauna ka man haduyan, 'di ba? Ano man dati ang iyo baga pamahiin. I-compare mo ang generation ngayon compared before. Sus, ang mga kabataan ngayon kahit siguro ko Biyernes Santo ay pupunta ng kung saan-saan, mamamasyal, text ng text. Grabe, pati ba naman pagte-text bawal din, 'di ba? Di ba? O dati kasi wala namang cellphone. Kaya hindi bawal dati yung ano. ako, diba? Noon, ang ginagawa ko ay... Kaya nga, i-compare mo lang yung before and ngayon. Yun nga. Ang mga kabataan ngayon, nandyan na lang sa ano, sa mobile phone. Mga gadgets. Ako naman, pag halimbawa, Friday, Holy Thursday, Friday, tsaka Saturday, especially yung Saturday. Siyempre, hindi ka aalis ng bahay. Doon ka lang. Ako'y nanonood ng movie. Oh, maganda yung mga palabas ngayon, actually. Alam mo kung anong movie ang pinapanood ko? Yung Cecil DeMille na Ten Commandments. I see. Oh, maganda nga yun, di ba? Siguro kung memorize mo na yung Ten Commandments. Ayaw, kasi, naman, syempre, paulit-ulit mo na yung inano eh. Minsan na, kahit hindi Semana Santa, minsan nanonood din ako ulit. Sige nga, ano yung pagkasunod-sunod ng Ten Commandments? alam mo, Miss Jam, nasa paniniwala din yan kung ano ba talaga ang sabihin natin na kung ikaw ba'y naniniwala sa Diyos. At saka, ano tawag nito? Sampung utos talaga yan, sir. Oo. Kung ikaw ba naman ay, tawag nito? May pananalig sa Diyos. Dapat alam mo kung ano yung, anong sabi nun? Yung ano. Ang sabi mo? Ten Commandments yung ano, di ba? Yung... alam mo yung utos. Oo, dapat alam mo. Hindi lang utos, ha? Hindi lang sa dahil alam mo, kundi dahil ay ikaw ay marunong sumunod. Oh, pero may tanong, bakit binigyan tayo ng God ng utos? Para naman yun ay aluday-day mo sa buong buhay mo. Di ba? Guidance. Kaya... So bakit ito nilagyan ng do's and don'ts? May bawal at hindi? Siyempre, nasa pagbabalansi mo rin yun. Binigyan ka nga ng pag-iisip kung ikaw ba ay maniniwala at ikaw ba ay susunod o hindi. Pero ito lang masabi ko, Miss Jam, ako naman dahil ay ako'y nananalig sa Diyos at ako'y may malaking paniniwala at kung anong mga utos, yun din ang sinusunod. In the same manner with your Allah, wherein nirespeto din natin kung paano kayo nananampalataya. So, yun. Dito naman sa ating mga Kristiyano, ay you shall have no other gods, tama ba? Yung wala kang Diyos maliban sa akin, no? You shall have no other gods before me. Yun ang pinakauna doon. Actually, na dapat... Bakit siya pinakauna? Kasi, bago ka maniwala doon sa iba, ako man talaga. Kaya, ito yung pinakauna nating ano. Kasi, pag ang susunod, pwedeng paniwalaan din ng iba. No? Ganon din ang practice ng iba. But then, kasi itong numero uno ay ako unang masusunod. Diba? So, bukod diba? Doon, sir, syempre, ang Diyos daw ay parang siloso. Siya yung naglalang sa lahat ng bagay, especially sa tao, diba? Dapat nga lang na wala kang ibang sasambahin kundi siya lamang. Yes. Thou shall not have other gods before me. And then, meron pa you shall have no idols, yung mga ganon. So, pag sinabi mo yung mga idols na yan, ano man yan? Yung wala ka ng ibang sasambahin. No? Thou shall not have make unto thee, no? My graven image. How about diba, di ba may mga ano tayo ngayon, mga fans, ganyan. Idols yan, di ba? Ikaw, idol. Kasama ba yan? ikaw, idol din eh. Pero, syempre, dito sa ating pananampalataya, dapat siya lang ang
idol doon. Eh, hindi mo naman pwedeng ilagay yung mga picture ng ibang ano, maliban doon sa mga santos, di ba? Kasi may mga santos talaga. Pero yung siya kanina, eh, palagi yun ang nasa altar, di ba? Mm-hmm. No. And then, thou shall not make the name of the Lord thy God in vain. Kasi minsan, yung nagbubuyayaw ka, napapasama tayo doon sa ano. O, di ba kasama siya sa ano, sa sampung utos? De, ibig sabihin, halos lahat ng tao, nalalapas tangan yan. Kasi, di ba, every now and then, namimension yung name. Diba? No, hindi kaya, sir, may totoo talaga siyang pangalan? Kasi kung natutungayo yung pangalan na yan, every now and then, hindi, ibig sabihin, makasalanan ng lahat ng ano, di ba? Pag nagkakasala ka every now and then. Diba? Pero what if meron siyang hidden name, di ba, na yun talaga yung parang hindi mo pwedeng banggitin. Parang yes. Ganun. Diba? Kaya nga, hindi mo nababanggit yung kasi nandun yun. Oh, kasi I believe may ano yan, may talagang pangalan. Kaya diba, kung ang tao merong tinatawag na palayaw, diba? For example, ikaw, diba? Oo. Chito Morante, oh. Siguro ang tawag sa'yo ng ibang friends mo, Cheat, oh, diba? Mm. Or kung ano pa man dyan, mga anek-anek. Diba? So, kagaya rin sa'yo, Jamila Lin. Oo, diba? Oh. So, pwedeng Lin, pwedeng Jam. Pwedeng Jam, pwedeng Lin, diba? Jamila. Oh, pwede, depende kung paano ka tatawagin ng iyong mga friendship. Diba? So, how much more yung God, diba? So, meron din siyang tinatawag na siguro ko identity, diba? Na tinatago niya yung pangalan niya yun, and it's up to the people na hanapin yung pangalan na yun. Yes, that's right. Diba? Tsaka meron pa dapat nating opinion ko lang yun. lahat naman tayo ay diba? Entitled to sarili nating opinion. Tsaka meron pang isa doon, yung ano, yung bang yung Sabbath day. Naalala ko lang. Sabbath day. Oh, kasi we have to remember the Sabbath day. Yung iba nag-argue dyan sa Sabbath day na yan kasi yung ibang mga religion nag-i-insist na yung Sabbath nila is during ano, parang Saturday. Mm-hmm. Yung iba Friday, yung iba Sunday. Oh, depende din sa'yo. Kaya nag-argue din yung ibang mga religions, diba? Oh, ito yung seventh day. Kaya yung Sabbath day. Ito yung ikapitong araw, no? The Sabbath day of the Lord. Yun ang panaituro na sa atin doon sa ating religion. Doon tayo bakit daw tinawagin siya na Sabbath day? Oh, kasi alam mo, itong Sabbath day, Miss Jam, 6 days kasi ang ating Ginoo made heaven and the earth at saka yung ano pa yung iba natin? Yung lahat. Yung diba? Sea and all of them, all the things in the world. Ngayon, siya ay nagpahuway doon sa seventh day. Mm-hmm. Yun ang iparahuway talaga. So, yung seventh day, yun ang sinabi niyang Sabbath day. Siya nagpahinga, pahuway. Diyos. O, pahuway muna siya. No? So, may ano ba yun? May connection ba yun sa kanta na? Diyos na napapagod, tayo kaya. Feeling ko, in my own interpretation. Interpretation ko lang naman, diba? Sir, ko hindi nagpahinga ang Diyos, diba? Kasi kung magpapahinga ang Diyos, edi ibig sabihin, mag-stop yung mga bagay-bagay na kinreate niya. So, 'di ba, kung titingnan natin sa malalim na part, 'di ba, nagpahinga, so ibig sabihin hinga, o 'di ba? Parang breathing ba, parang ganoon, 'di ba? Oh, yeah. Diba? So it keeps on going, 'di ba? Parang hindi siya talaga totally nag-rest. Parang ito yung sinasabi nating well, muni-muni. Parang ganoon daw. Oh. But then anyway, Miss Jam, siyempre, hindi naman tayo tawag nito, bubuhay kung wala tayong mga kag-anak. Oo. Di ba? Instrument naman lang yun. Oo nga eh. Kaya lang, kahit instrument lang, sabi mo, we also have to give them the dignity, you know? Uh-oh. You have to honor thy father and thy mother. Of course, di ba? Kasi dapat yung respeto mo talaga sa parents natin is higher. Yeah. Kasi sila ang mga tinuinan na tayo ay mabuhay dito sa mundo. Mm-hmm. So we have to honor sila yung nag-guide sa atin, di ba? Kung paano tayo mamuhay dito sa mundong ibabaw, di ba? Kasi depende yun sa mga parents din, sir. May mga ibang parents din na iba din yung tinuturo, iba din yung teaching nila sa mga anak nila, di ba?
At saka ano pa, Miss Jam, syempre, may tatay nga tayo, may nanay nga tayo, tayo pinanganak para mabuhay. Mm-hmm. So kung tayo ay binuhay, eh, huwag papatayin. Thou shall not kill. Oo. Yan ang pang-anim yata. Oo, thou shall not na, kill. Ano ko lang, na parang yun. So it's a mortal sin. Pang-anim, parang sure na ako dun. Na, so it's a mortal sin na pumatay ka ng thou shall not kill. Ng tao. Huwag papatay. No? Ng tao. No? And then, pero, di ba kasi, thou shall not kill. Walang nakaspecify dyan kung tao ba yan or hayop ba yan. Kasi every, basta thou shall not kill. Nagkakatay ka ng ano. kung mga ano-anong hayop dyan. Oh, kaya nga, sa inyo din, ay hindi nyo, hindi kayo kumakain ng babski, no? Iba naman yun, siguro ang paniniwala. But then, we also have to respect. Now, we respect, ano, even yung mga different kinds of animals. Bago mo sila katayin, you have to magpasalamat ka tapos itaas mo yung ano nila para kahit papaano makapag ano din sila sa iyo. Diba? Pero anyway, nasa paniniwala diri mo rin yun. Diri itong tigda mo lahat ito yung pag ano tawag na doon? Kitilin ba? Oo. Kaya parang syempre may buhay din yun eh. Diba? Tapos bigla-bigla mong kuan. Ikaw daw, tigdaon ka daw pagbuno, di ba? Tapos, si Ani daw, apartar Ani, Majis. Thou shall not kill. Yung mga natutokhang dyan. Oo. And, syempre, itinataas mo din yan. Pagkat nag-thank you kagihapon ba nga. Ito na usang nga hayop, syempre, parang maangat yung ano niya. Kung ano. Naniniwala ka sa ano, reincarnation, parang ganon, di ba? Oo. Pag kunong itong hira nagagamitan, di ba? Itong nga mga animals and mga plants, for example, vegetables, mga fruits, mga ganon, di ba? So, pag nagpinapasalamatan mo yan, the next time na nababalik sila, so hindi na sila, ano, so, pagbalik nila sa mundo, medyo sa mataas ng kalagayan. Pagbalik nila sa mundo, baka tubak na. Parang ano, we don't know, di ba? Mataas umatay siya, pagbalik niya sa mundo, eh, naging elepante naman siya. Oh, pwede tapos, ganun, pagbalik depende niya sa mundo, naging tao naman. Kasi, maraming beses tayo pabalik-balik. Di ba may naano ka ito, sir, nga deja vu? Oo. Minsan na nakikita ko, parang nakikita ko na ito. may lugar kang napupuntahan, tapos bigla-bigla mong naisip na parang nandito ako, nanggaling na ako dito. I've been here somewhere back in time. Yes, tapos may mga times naman na may naamoy kang perfume, mga ganun. Tapos parang nalanghap ko na to before, diba? Parang familiar. Oo. Your voice, ano to? So, karagsignon. Your voice is so familiar. So, karagsignon, yun yung parang patotoo ba na hindi ka lang once dito, pabalik-balik ka na, diba? Siguro kasi hindi pa natin natatapos yung mission natin, kaya paulit-ulit na re-reincarn na. Number 7, yung thou shall not commit adultery. Di ba? Mm-hmm. Nasaan si ano? Ano na eh? Sa makabilang bahay. Sa makabilang bahay pala. Amay tat delicades. Delicades. Huwag tayong ganon. Mabuti kung ano. Di ba naalala ko kanina yung sinabi natin na huwag mamamanikan daw ko no, kapag si Mana Santa. Oo. Okay yun, kasi wala pa namang, mamamanhikan pa lang naman. Pero kung mayari na, mayroon ng mayari. Mamamanhikan. Kung mayroon ng mayari. Grabe naman sir, tripping liwat, grabe, mamamanhikan. Nga di talaga si Mana Santa, di ba? Kung kailan naman nagmumuni-muni yung ano, yung pamilya, di ba? But anyway, that's not the point that we are trying to ano emphasize here. Ang sa atin ay kung meron nang magmamayari, wag mo nang gimikan pa. Oo, sa utusin ba, thou shall not covet thy neighbor's wife. Oo. Thy neighbor lang. Oo. Thou shall not commit adultery. Yun ang yan ang sinasabi minsan natin pag may mga nakikita kita ng gano'n, ay, gano'n ba yun? Ay, bahala kayo. Buhay niyo yun. O, di ba? And then, ito pa, isa sa mga hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Thou shall not steal.
Oo, ang daming magnanakaw. Sabi nila, may kala, di ba, mga news, ano, pag nadadakop na ito, mga kawatan, mga robbery, ano, tapos masaring, kaya ano ka nangawat? Kay it akon pamilya, wari naging kakaon. Valid ba? Nagkasala ba siya nun? Kasi pwede yung ka naman, intention ano, niya is to provide food. Pwede ka naman magtrabaho. O parang ganon, diba? Mm. Kasi yun yung lagi nilang nirarason pagka sila dahil nahuli na. Dahil sa kahirapan. Oo, dahil sa kahirapan daw, kaya sila nagnanakaw. Pero magtataka ka, ang daming mga PWD, diba? Sa gilid-gilid minsan, diba? Mm-hmm. Bakit nakakaya nila na maghanap buhay ng matino, diba? Mm-hmm. Tapos ito naman ng iba na mga tao, medyo malakas, diba? Malakas yung pangangatawan, diba? Tapos sa ang gagawin lang is magnanakaw kasi gusto nila mas mabilis. Mm-hmm. Oo. Anong sabi nun? Ito, walang ka-effort. Mabilis na kita. Mabilis na kita siya. May nag-ano, walang ka-effort. Ay, sabi, ay, grabe, nag-effort kami dun, ah. Meron pa nga dun, eh. Aside dun sa pag-nanakaw, talagang gusto lang natin ipabatid na, you know, while it is really bad being a part of the Ten Commandments, yung thou shalt not steal, sana naman ang mga tao ay maghanap na po tayo ng hanap buhay, no? Mm-hmm. Marami and naman then, diba? Sana naman din ang ating pong mga katauhan, ang ating mga mamamayan ay matulungan, no, na kumita ng marangal. Tsaka ang sarap sa pakiramdam na yung ipapakain mo sa pamilya mo galing sa sariling dugot pawis mo, di ba? Yung ikaw talaga yung nagtatrabaho compared dahil sa ikaw ay may trabahong marangal. Compared doon sa mga nakaw, di ba? Yes, oo. Especially yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Nako, delikado yan. Di ba? Pero ang parang ang galing yata nilang lumusot. Oo, siyempre, di ba? Alams na this. Nawalang alams na this. Ay, grabe talaga yung ano, yung ang tawag ito. Wala lang babanggitin kung sino yung senador. Well. Yan ang sinasabi, syempre, well. Matalino na ngayon yung mga tinatawag pa mga mamamayang Pilipino, di ba? Kaya kilalang kilala nila yon, di ba? Yung parang kahit binabaliktad na yung mga storya-storya, di ba? Sabi nga ngayon sa panahon. So, yun ang pwede ka nang bumalik doon sa sinasabi mo kanina na ano, thou shalt not make unto them any graven image. Sinasabi mo mga idol. There's something wrong ko na in this generation. You know why? English yan to, sir. Diba? Kasi daw, if you're acting like you're kind or you're caring for somebody, then everyone will parang mag-iisip sila na you're fake. Parang ganon, diba? So, what if ikaw talaga yun? Diba totoo talaga na yun talaga yung budhi mo, yun yung inaano ng budhi mo, diba? Na ganyan ka lang talaga, diba? Tapos sinisip na, ay pagkaganyan yung mga tao ngayon, may ano yan, may ganito. So, yung tinitingnan ng tao is the negative one. Hindi kasi proven naman. May plano yan, kaya yan magkaganyan. Diba? Magkakaroon ka ng idea na ganon. Kung ngayon mo lang siyang nakita na ganyan, na noong panahon ay hindi naman ganun. Oo, lalo na kung tigda-tigdalah yan nga naging buhutan. Matagal na panahon na ikay talaga mapagbigay. Amot siya sila ni Basilio, kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Oo, yun nga. Diba? Bakit kaya mayroon ding mga taong ganun? Kakausapin ka lang kung may kailangan. Di ba? Pag wala, ay limot ka. Diba? Oo, tapos nagbabait-baitan, di ba? Amit ko na ito, kung ngayon, kasi pagka ganyan, bagat bigla-bigla ba, all of the sudden. Pero kung matagal na, di ba, matagal mo na siyang ginagawa. Matagal mong ginagawa noon pa, mabata ka pa, tapos isang mabait ka, mapagbigay, no? Hanggang ngayon, siyempre, marami talaga ang maniniwala sa iyo doon. Mm-hmm. Pero kung noon ay talaga malabad ka, at ganito ka, tapos no ngayon, further explanation. Tapos sasabihin, oops, ba't ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Eh di, wow! Di ba? Thou shalt not steal. Ayos! Pero mayroon ding ano, Miss Jam, ha? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ano yun? Yung parang ikaw yung pipirma. Parang
Diba? So, ayaw ka pag witness and diri ka talaga piho. At charot, talaro mo ito, sir. Diba? Hindi ka sure. Tsaka, huwag mong tatahapan yung... Especially yung mga naririnig-rinig mo lang, diba? Yung mga hersey-hersey kung tawagin, diba? We parang ginajudge natin yung tao based sa narinig natin, diba? Based sa mga kwento-kwentong barbero, parang ganon, diba? So, you have to know yun. What is really, ano, yung totoo. Yung totoo! Diba? Minsan nga, pag titinahapan ka, diba? Tapos, yun pala ay, kaya pala, takot ang magnanakaw sa magnanakaw. Mm-hmm. Oh, diba? Maraming kasing mga ano eh, may mga maang-maangan lang. Maraming ganon. Yung especially yung ano, yung mga sabi nga ng isang pare na nag-ano, pumupunta sa simbahan, palaging pumupunta daw dito, nagbibigay at akala mo magaling, akala mo mapagbigay, yung pala ay front lang. Ay nagdi-deal pala ng ano, mga nakaw na bagay. May naalala tuloy akong kwento dyan, sir. May magnanakaw ng umpisal. Sabi niya, Father, forgive me because I have sinned. So, I have to confess. Diba? Mm. So, sige, sabihin mo kung anong kasalanan mo. So, nagnakaw po ako ng 7 niyog. Niyog, diba? Sabi daw ng pare, sige, manalangin ka ng 10 ama namin, tapos 10 maghimaya ka, Maria. Parang ganun, diba? Sabi niya, ay, Father, 10. Pwede ko bang dagdagan na lang yung ano, yung panalangin ng ama namin ng 10 pa? Sabi niya, bakit? May 3 pa kasi doon, babalikan ko pa. Oh, diba? Tapos meron pa, Miss Jan. Mag-uuna-una na lang yan, diba? Kaya pa sa pagkawat ni Adto, babalik ko na naman niya. Kasi meron ding ano, meron ding isa. O diba? Parang ganon. may pare din na, siyempre pare, ano, kala mo pag sinabi natin pare, eh, buutan talaga. Eh, pero may mga kasalanan din yung pare. O hindi naman, diba? Mayroon din yan na hindi naman malilikyan yun. Diba? Tapos ngayon... Nobody's perfect. Oo. Bisan ngayon, po ko natin ngaran ni perfecto. Tapos ngayon, nangumpisal siya. Okay, anong kukumpisal mo? Nakamatay po ako, padre, ng 6 na tao. Okay. So, ito yung panalangin mo. Pero, padre, pwedeng, kagaya ng sinabi mo, pwedeng dagdagan. Kasi ikaw yata ang ikapito eh. Oh, grabe. Grabe naman. Yung narinig ko na kwento sa mga ganyan, sabi niya, Father, makasalanan po kasi ako. Sabi niya, bakit? Pumapatay po ako ng tao. So, iho, bakit ba kasi talagang pinapatay mo yung mga, ano, mga tao? Sabi niya, lahat po nang naniniwala sa Panginoon, pinapatay ko po. Ikaw po, Father, naniniwala po ba kayo sa Panginoon? Naku, hindi. Father, wala nang sumasagot. Nawala na pala tumakbo. Di ba? Parang ganun ang mga kwento, di ba? Ibig sabihin, kapag ang tao talaga, no, minsan, ginagamit na itong Holy Week na to, di ba? Supposed to be Holy Week, di ba? So, ngayon yung parang magbabait-baitan ako kasi ngayong Linggo lang naman. Hindi dapat ngayon lang na Linggo. Minsan, ang nakakaano pa doon, yung mga taong pagtitinahapan ka na ganyan, ay, ano, bakit kaya ganyan may mga taong matahapon, puro tahap lang. Be careful ka na of your judgment. Lalo na pag hindi ka judge. Kasi, kasi pag padayon, pag ipatuloy mo magtinapon ka, ay hindi uunlad ang buhay mo. Oh, only God knows, di ba? Oh, so, wala tayong karapatan, humusga sa kapwa natin, di ba? Yes. Kahit ano pa man siya, or sino pa man siya, di ba? Ano man yung nagawa niya dito sa mundo, ano man yung mga kasalanan niya, still, zipper your mouth, it's because wala tayong rights. Kasi, you have to put on our shoes to his shoes, or di ba, to their shoes. Kasi, mararamdaman lang natin yung mga bagay na yun kapag nadaanan natin. Yes. Diba? O, sasabihin natin, kaya pala ganito, ito pala yung pakiramdam pagkaganto, di ba? So, di ba, lagi yung old saying natin, do not do unto others what do others do unto you.
diba? But yan, do not do unto others what you don't want others do unto you. Oh, diba? So, pagka ganun, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Mm-hmm. Oo, diba? Ito pa yung ano, yung maliban doon sa ano, thou shall not bear false witness against thy neighbors. Ito pa yung sinasabi nating thou shall not covet thy neighbor's house. No? Mm-hmm. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Not his manservant, nor his maidservant, nor ano to, nor his ox. Ox, grabe. Ox. Yung ass. Yung diba? Kabayo. Pwede pa i-translate. Nor anything that is thy neighbor's. Kahit ano. Basta those are not covet thy neighbor's house. Oh, basta siya ito na, 'di ba? At mga sa mga Bisaya, 'di ba? Pag moan Idris Tacloban, ayun na mo katinga, 'di ba? Nga inexode niyo dito sa church. Syempre ang mga quandary in istoryahan, 'di ba? Yung winaray. Salita dito winaray, 'di ba? So diri, oh, pag sumali ka nga diri, hindi pwede. Pero pag sa Bisaya kasi na parte, 'di ba? Dire. Oo, yung pagbasa nila sa dire is dire, di ba? So, pag-abot sa dito sa may simbahan, kay nakabasa man lagi sa mga oo, sa Ten Commandments, Ten Commandments. Sa ano, oo. Sa church ba? Dire pwede mangawat. Mm-hmm. Pero unsa may ang pagkaintindi? Oo, laki nagbasa man ang Bisaya ng mga Bisaya siya, ala, diri, pwede mangawat. Diri, pwede magpatay. Diba siya, ala, diri, pwede magpatay. Oh, grabihan mo na ako na diri. Ma'am, ulit ako eh. Kay diri, pwede di patay. But then anyway. So, diba? So amoy ito. Yan ang sampung commandments. Ay, hindi pala commandments. Commandments. O kasi meron din mga iba naman yun. Pagkakaalam ko, sir, kaya nagkaroon ng ganyan ng mga commandments, it's because nung tao, di ba, yung tao before may freedom sila, sumalaya mm-hmm. sila. And then nakita ng Diyos na parang, inaabuso. Parang, oo, inaabuso nila. And then they don't know what is right and what is wrong, mm-hmm. di ba? Kasi kung walang batas, so hindi nila alam na mali ba. Di ba, kung halimbawa, hindi nilagyan ng batas, di ba? Mm-hmm. Walang thou shall not kill, di ba? So, paano? Pag pumatay ako ngayon, parang wala, eh, wala akong kasalanan. Oo. Kaya walang batas, di ba? Walang batas na parang wala lang. Oo. parang ganon. Kaya yung mga tao, syempre nagkakagulo, di ba? Then, you remember the story about Moises, di ba? Yung pag-akyat niya sa bundok. Mm. Tapos, pagbaba niya, yung mga Israeli, di ba? Nagsumasamba na sila sa mga nating baka, parang ganon. So nagkaroon sila ng parang diyos-diyosan. Oo, kaya nga nakuha yung ano, yung isa sa mga commandments na sampo na I am the Lord thy God. Oo, di ba? Parang ganon. So kaya yung binigyan ng ano, no other gods before me. Oo, kaya nilagyan ng batas. Mm. Kaya yun ang nangyari. Oo. Pero yung sampung batas na daw. Pero si Ramses ay talagang ayaw niyang maniwala doon. Pero hindi siya naniwala may Diyos. Mm-hmm. Pero nung mamatay na yung anak niya, naisakripisyo na lahat, and then di pa rin siya naniwala kasi nabul nga niya eh. tapos nakita niya na bumukas yung tubig, nagkaroon ng apoy sa gitna. Finally, Ramses said, his God is God. Diba? So, doon na siya naka... Kaya yung mga nasa paligid, diba, yung mga tao dyan, na yung motto mo is to see is to believe, diba? Palitan mo na yan. You have to believe first before you see. Pago ka... Lalo na sino, niniwala ka ba sa may hangin? Siyempre, niniwala kang may hangin, di ba? Hindi tayo mabubuo. Nakikita mo ba? Oh. Hindi mo makikita ang hangin, di ba? Makikita mo lang yung galaw ng mga dahon, mga whatever things na kaya niyang pagalawin, but not to be exact na makikita mo yung hangin. Kaya, pero naniniwala kang may hangin, di ba? Oo. Kaya hindi totoo yung to see is to believe. Oo. Pero nakita din niya na yung naniwala na siya nung makita. Later na yon, di ba? After na. Yung sa lahat, sa dinami-dami ng patutuong, di ba, yung sampu yon na mga talagang, ang tawag, sampung hampas, di ba? Mm. Kamay ng God, tapos hindi pa rin siya naniwala, parang ganun.
Tapos ano, lalo na nung nag-present na siya sa kanyang sarili si Moses, sabi niya, "You better go, because the next time I see your face again, you'll surely die." Hmm. Di ba? Tiyo, paka-English. Eh, malis naman siya. Eh, di, nagsilbi siya sa Diyos. Tapos, yun, yung mga nangyari na, naniwala na siya. Mm-hmm. Di ba? Kaya, depende rin sa atin, may mga, sa ating pagdadala ng ating mga paniniwala, dapat ay kilalanin natin ang Diyos dahil siya lang ang talagang may utos sa atin at may tawag ito, the home na tayo ay manatili at mawala at bumalik ulit. Oo. Diba? San ka ba, for example, kahit mga tao daw kung yan na sir, dagkot buot. Di ba? Oo. Imagine, saan ka ba pupunta kapag, yung di ba, sabi nila, naalala mo lang ang Diyos kapag meron kang problema. Mm. Kapag so much ano, burden na, parang hindi mo talaga kaya, di ba? There's no way to run. Minsan, nagpapakamatay yung iba. Oh, yung hindi talaga kinakaya, di ba? Mm-hmm. So, mga ganun. So, saan ka ba talaga, ano, sino ba talaga yung best na pupuntahan mo? But only God, di ba? Mm-hmm. Kasi, siya lang yung makakausap mo, yung masusumbungan mo na hindi ka i-judge. Mm-hmm. Oo, di ba? Yung kaya mong sabihin lahat ng ikaw, di ba? Say, you cannot tell it to everybody kung ano ka, kung hino ka. Kasi pag sinabi mo yun sa isang tao, remember, di ba? Masarang ito ay pagsumat ha. Amuinin, amuinin. Tapos narunian, ay promise, di ko rakit magsusumat. Narunian, unhan ito, di ba? May dana itun. Nakibaro na usan nakabarangay. Di ba? Good morning nga pala kay Ma'am Risa Montano Garyando. No? Yan sa ating ano, kaklase si Attorney Rex Peter Ruz. Marami nanonood niya, nakahilera, o no? Oo, oh, kasi syempre, ano eh, wala namang pasok ngayon, half day na lang. Oo. Half day na lang. So, by tomorrow, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, walang pasok. Kaya long vacation. Oh, sa Easter Sunday naman, ay skip tayo kagad doon sa Easter Sunday. For sure, doon sa maraming magbabakasyon, di ba? Punta ng dagat. Magbabarakas yun. Oo, oh, hindi na sa dagat, kundi sa mga swimming pools, mga resorts, di ba? Maraming mga politiko pupunta doon. Talaga? For sure. Magbibigay siyempre, maliligo din sila, ano ka ba, sir? Hindi. Mga kampanya. Ano yan, kasi may kampanya na sa araw na yun eh. Sa Linggo. Oo, sa Linggo. Sa Easter Sunday. Sabi nga, lubos-lubosin na lang. Oo. Yung iba naman, no, magbibigay. Amat sinsing, habang ka napahuway, paggiho. Oh, yung iba na magbibigay ng leaflets, mga ganyan, di ba? Di ba? Tapos so, ang atin lang, pag magbigay naman ng leaflets, wag lang itapong kung kahit saan lang. Di ba yung na-discuss natin the other day? Tago yung basura na yun, di ba? Kung ayaw nyo basahin yun. Mga basura, diyan sa ano. Oh, save Mother Earth daw, di ba? Mm-hmm. Tapos pagka, ano, wag nating hintayin na, di ba pag minsan, sir, naglalakad ka sa, kunyari sa gilid ng dagat, di ba, sa may buhanginan, tapos may nakita ka mga bottled water, yung mga empty na ba? Oo, diba? Kumari, pulutin mo na lang. Minsan kasi yung iba, diri talaga, waray man lang sinisiring pakialayon. Ay, yung iba, tinatadyakan lang eh. Oo, binabalik sa dagat. Di ba? Di ba? Pwede sana siguro, ano, pulutin mo na lang, tapos ilabog ng tot basurahan. Mm-hmm. Natapon mo doon sa basurahan, di ba? Kasi, imaginein mo isang basura sa isang tao, di marami na rin 'yon. Imagine mo ang dami kayang tao sa mga beaches, 'di ba? Oh, tsaka ano, hindi naman lahat ng politiko ay mga kampanya doon sa beach. Kasi hindi saan naman lahat, hindi naman lahat ng mga bungto ay may mga tabing dagat. Di ba? So 'yun. Yung sinasabi lang natin doon sa mga may magkakampanya doon sa may mga beaches. At saka, lalo na yung mga pakete ng mga chicheria, di ba? Kung ano-ano pa yung mga chicheria. Kasi, syempre, pagka ganyan, di ba, masarap magkakain doon sa, ano, sa gilid ng dagat o amoy ito nito, mga balo nito, mga tagkunga mga chicheria. Pero yung iba naman, Miss Jam, sa Easter Sunday,
Yung iba ay doon lang sa kanilang bahay, may mga nagsising along, may mga nagiinuman. Oh, depende. Hindi naman na kailangan na ikaw ay pupunta pa ng dagat, doon ka na lang sa inyo pumuyo. Pumuyo. Buot. Buot. Less gastos, less stress, diba? Oo, kasi pwede. Sa araw na yun, baka pumunta doon sa mga barangay ninyo. Kuryente lang yung gastos nyo doon. Malay mo, sa Easter Sunday, pumunta yung mga kandidato sa inyo. Mangkakamay, hihingi ng boto ninyo. Oo. Kagaya ni, Miss Ann Petilla, nag-iikot talaga si, masigasig talaga si Miss Ann Petilla at saka yung mga kasama niya. Siyempre, itong si Miss Ann Petilla, tumatakbong mayor ng Palo. Yes. So, pupuntahan niya ang lahat ng mga barangay. Siyempre, kasama niya doon si, si Vice Mayor Attorney Bulingling Ripusar. No? Tsaka pagkumpleto na lang, sama na lang natin yung mga konsehalis niyang walo, no? Nandiyan si na Boyce Roca, kadalin si LL Agner, at siyempre si Junjun, si Greg Dulina, at si Ena Monghe, nandun din, Ena Monghe Torres, tapos si Ma'am Imelda, Parado, siyempre kasama si Jojo Chiquillo, dati nating administrator. Number one counselor ito dati. No? And syempre, nandun si Pipesy Grubay. And huwag niyong kakalimutan, ha? Uy, si, Chiki, ha? Chiki, uy. Chiki, uy. Siya pumalit kay, Eagle Scout Brother Wilson. And mahusay. Huwag mong sasabihin palagi na ang mahusay. Sabi, ang mahusay, gihap. Kasi mayroong original doon na mahusay. Mas, yeah, sir, okay. Si may mahusay, mahuruhusay, sobrang kahusay. Naglaba, naglalaba, nanampay. Masugad ba ito, nare? Diba? Mahusay. May naman mahuruhusay. Eh, sabi ba nga ni Secretary Ikot? Tapos sobrang kahusay. Sabi ni Secretary Ikot tsaka ni Governor Mick, ang pinakamahusay. Pinakamahusay nga, oo, mayor. Diba? Anakon mo lang sa ring mahusay. Oo. He, Mayor Martin Petilla mo, pinakamahusay. Oo, habukos ng universe. Nasa ring Sir Ikot. Diba? Nasa ring Secretary Ikot. Pati Governor Mick. Siyempre. Yun ang yun ang totoong team, ha? Team Petilla. Basta wag niyo gali. Oh, yan ang magpapadayon kasi kung hindi natin sila iboboto, kakampihan, mapuputol yung mga development, yung mga nagawa ni Mayor Martin Petilla para sa kabutihan ng Palo. Ng ating mga mamayan, tingnan mo naman kung anong meron na tayo sa Palo after 9 years. 9 years lang yun, ha? Mahusay pero na ang bungtuhan Palo. Maganda na at progresibo na ngayon ang bungto ng Palo. Huwag niyong putulin ng pag-asa kasi dito lamang sa kumbaga, ating mga pag-asa ay makukuha natin ang mga minimithi. Kumbaga sa negosyo, sir, nasa momentum na yan, di ba? Oo. Yung momentum niya. Kung sa aeroplano, di ba? Ma-take off na. Oo, di ba? Diba? Or naka-take off na. Actually, nakapagsimula na tayo. Oo. Kaya ang kailangan, ang magpapadayon. An magpapadayon. An magpapadayon. Uy, remember pala ha, sa mga, syempre, sabi mo nga earlier, sir, this coming Sunday, damot makadto iton mga beach or kung ngayon pa man nga mga resort, di ba? So, sa talaan kasi dito sa Eastern Visayas, sir, ang mga, not only Eastern Visayas, pero iton majority nga nagkakamayada disgrasya dito't kadagatan or mga swimming pool is mga batang nalulunod. So, watch out sa mga chikiting patrol. Di ba? Kabangin nalilinga ka lang na pag ininom or kung ano pa man. Oo, nagtinurab. Pero dapat, pupunta ka dun sa mga malalayang lugar na ay magdala kayo ng tubig. Ngayon, mayroon pala akong naalala, Ms. Jam, kasi yung iba, dahil sa matinding paniniwala, sila yaakyat doon sa Bukid Tabor. No? Dito naman sa may Ginhangdan, yung iba. No? Oh, meron din sa Nulatula. Mm-hmm. Marami din ngayon, siya, di ba? Kung hindi mo talaga kaya, ay huwag mong pilitin sarili mo. No? Lalo na itong mga buntis. No? Huwag niyong pipilitin ang sarili ninyo, baka hindi niyo makaya. At kayo pa, ang makasagabal sa activities ng iba. Kasi wawa syempre, naman yung diba? Kung ano mang mangyaring hindi kaya-aya doon at ikaw ay ibababa pa ng ating mga emergency units ay maaantala at masasagabal talaga yung mga activities ng iba. Tsaka yung baby, syempre, paakyat. Ay, oo, ha? Diba? Kaya pag hindi kaya,
hindi naman natin sinasabi na ano, kung kaya mo, go. Pag hindi, huwag mong pilitin sarili. Papakiramdaman mo siyempre yung ano, yung katawan mo, di ba? Although mayroon na tayong mga ipoposting mga emergency units. Pero siyempre sir, kasi minsan malakas lang yung isip mo, di ba? Yung katawan mo pala ibibigay din. First aiders ilalagay natin doon sa mga station in between. Lagi naman yan, di ba? Marami yung may nakaabang na ambulansya sa baba. Yes, palagi 'yon. Lalo-lalo na dito sa may mga aakyatan. And then, saka tubig syempre, 'di ba? Sobrang init ngayon. Magdala ng actually malamig na tubig. Magdala ng malamig na tubig. Oh, hindi pag akyat mo ng bundok, sir. Iinit na 'yon. Hindi na 'yan malamig. Sobrang init ba naman ng panahon ngayon? Pagkabitbit na malamig pa 'yan. Kasi kung magbitbit ka ng hindi malamig, pag aakyat mo doon, parang linaso na 'yan. Oo. At least kahit paano may tubig, 'di ba? Di ba? So huwag niyo kalilimutan kasi water is life. Okay? So 70% of our body, 'di ba? Water 'yan eh. Kailangan talaga every now and then na umiinom tayo ng tubig. Mm. Kailangan 'yan ng tubig. At saka ngayon Wednesday, half day lang batay sa ano, nakakuha nating impormasyon ang nakalagay din sa ating bulletin. Bulletin. Half day. Sa bulletin. Kaya tayo narito. Oo. Kasi kung actually ang programa natin ay naging exempted hapon na sana. Hindi pa tayo pumasok na. May sana pagod. Exempted na sana. Pero anyway, alam mo naman Miss Jam na kahit actually si Mana Santa tayo naman ay nagtatrabaho. Especially actually ngayong ano, meron niya kaya kasi ano, meron kasi akong ibang assignment na sa Good Friday. Meron tayong sinakulo, meron tayong ano doon. Maraming tao dyan sa Palo, di ba? Magka-cover sana, and then mag-a-anchor sana. I was called up by Aina. Sabi ko, mayroon akong previous commitment. So, meron pa tayong tatapusin ng mga gawain din. So, I suggested na si Hector tsaka si Tor. Yun pala, si Tor pala hindi rin available kasi meron din siyang mga previous commitments. So, ang mag-a-anchor ng ano natin, ha, coverage ng ating Good Friday activities sa ating sinakol dito ay si Kuya Hector Go at saka si Kuya Marlon Tanyo. Silang dalawa mag-a-anchor. Habang naman yung ating ibang mga reporters ay nasa labas at magbibigay ng information, mga coverage, kung ano ang nangyayari dito sa bungto ng Palo. This coming Friday. So, antabayanan nyo yan, mga kaibigan. And syempre, halos sa iba't ibang lugar meron yan, yes. Di ba? Antabayan nyo yan sa IBC 6 free channel and pakinggan nyo sa radio sa 87.7 FM. At saka yung mga hindi rin naka, ano, makakasubaybay on that particular day, edi you still can follow up doon sa anong tawag nito? Sa YouTube. No? Maliban sa Facebook Live. Oh, kasi may connection yon sa Facebook Live eh, no? This coming Friday. So, antabayanan nyo yung mga karating bayan ang mga activities natin dito sa bungto ng Palo on Friday. Okay. Hindi na dayo yan eh. Mm-mm. At saka patuloy din yung kahit ngayon eh, yung iba nag-Station of the Cross na, and then meron din tayo sinasabi na bisita iglesias, no? Sila ay pupunta sa mga ano, pang iba-ibang simbahan upang manalangin. Yun ang paniniwala. Nabibisita ka sa mga simbahan at mag-Station of the Cross yung iba. And then, yung iba naman ay pag siyempre, magugutom ka rin, ay kakain sa labas. Diba? So, lahat ng gagawin natin ay nasa paniniwala mo yon. Minsan kung maririnig mo na bawal yon, nasa paniniwala mo pa rin yon. Ang importante lang dito, we have to strengthen our faith in God. Yes. Diba? Si Miss Jam nga na Muslim, but then she has also her strength of belief in her own way, maniwala kay Allah. Of course, yeah, diba? So lahat tayo. Sabi ko nga, diba, despite of any religions na ano,
yun pa rin, hawakan mo yung paniniwala mo or pananampalataya. Mm-hmm. Hindi labas ang paniniwala, pananampalataya. Yes. Mm-hmm. So, kaya yun, sabi nyo, decision mo, eh, sa'yo na yan. Isaksak mo sa baga mo yung decision mo. Grabe talaga, kumakasaksak. Eh, alam nga naman, sabihin natin na ipasok mo sa kokote mo. Kotkote. Diba? Oo nga pala, no? Magandang umaga sa lahat ng ating mga nanonood, kahit sa labas ng bansa, nasa abroad, at dito rin sa Pilipinas. Kahapon, ay... eh, patay na naman dito yung 1,000. Ay, Miss Jam. Oo. And, syempre, sir, bago tayo magtapos. Mahigit 1,000, ha. Tayo napapasalamat. Every day, mayroon tayong mahigit 1,000. Oo, maabot thank you. Thank you. Maabot pa minsan ng 2,000. Thank you very much sa mga nagpo-follow sa atin sa Facebook. Siya nga pala yung mga na nagpo-friend request. I-follow nyo na lang po kami sa Chito and Jam na Facebook page po namin. Oo, yan. Pwede naman yata sa... Di po ako nag-accept ngayon ng mga friend request kasi lagi pong nahack yung account ko. Oo. Kaya nag-iingat din si Miss Jam. Oo. Doon naman sa akin, eh, puno na. 5,000. Magbabawas na ako rin ng mga friends doon. Yung mga inactive, siguro ko I have to delete. Yan sinasabi ko sa kanila. I have to delete some to accommodate some. Oo. So, yun. Huwag kayong magtampo yung mga friend request sa akin. I-follow nyo lang kami sa aming Facebook page at Chito and Jam. Ayan. Yan, so, updated naman yun. Kaya lagi kayong updated sa amin. At saka kung hindi rin nila mapapanood dito sa ano, sa Facebook Live, pumunta kayo sa YouTube. Oh, in fairness naman na, ang lalayo ng mga nagtatry, nag-a-attempt na buksan yung account ko. Hello sa inyo. Mga taga-abroad pa. No? Diba? So, anyways, wala naman kayong mapapala sa account ko. Ang meron lang dyan, mga mukha ko. Diba? So, wala kayong mapapala dyan. Kaitigil nyo na yan. Diba? Diba ka gusto basahin yung mga ano yan, words of wisdom doon. Ah, naka-public naman yung mga words of wisdom ko. Di ba? Kaya follow na lang din pag may time. Huwag nang mag-hack-hack. Di ba? Pwede yan, so nag-text ka lang. Nakakainis. Yung inis na inis ka na. Di ba? Pero pwede lang yung hack-hack-hack pag ikay tumatawa. Yung H-A-K, H-A-K, H-A-K. Pwede lang yun, di ba? Pero huwag mo nang pakialaman. Di ba? Anyway, Miss Jam. So anyways, tawa-tawa lang tayo dito pero wala na tayong time, sir. Oo nga, ginakapos na lang tayo ng oras in as much as we want to discuss further. But then, anyway, this has been the program. Action niya na opinion and solution right here at IBC 6N 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. At ito naman po si Jam Moron. And of course, thank you itari atong technical side, Daddy Joseph Vergara. At yan na ha-transmitter side, si Sir Al Candela. And of course, our station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. At sa lahat ng nagsusubaybay sa atin at IBC6 and nakikinig sa atin at 87.7 FM Idol Radio, pati na din yung mga nagsusubaybay sa atin sa ating Facebook Live and nagtsatsagang manood sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. And happy weekend. Then of course, mag-ingat po tayong lahat. Sobrang init. Paalala po, magdala ng tubig at ingatan yung sarili. Magkita-kita tayo ulit Monday. Ayos. This has been the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos, Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon niya na, opinyon, ug solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam.